Magandang araw sa inyo lahat at welcome ulit sa aking bagong video. Ngayong araw ipapakita ko lang sa inyo kung ano ba yung ginagamit kong camera or ano ba yung ginagamit kong camera sa pagmo-motovlog. Ah, ito. Kung ano tong camera ang ginagamit ko sa aking pagmo-motovlog. Kung umpisa ng video ito, gusto kayong imbitahan na mag-subscribe sa aking channel. Papakita ko muna sa inyo ang video clips na nakuha ng at na na-record ng aking camera. Bago ko kayo dalhin sa aking review. So, action cam. So ito, kung ano itong ginagamit ko, camera. Okay. So ito na yung ginagamit nating camera sa ating pagmamotovlog. So ayan, may kasama siya. Bali ito, hindi siya ano, ito yung, hindi talaga ito yung original na ano niya, na waterproof case. So ito kasi galing ito sa doon sa local lang na nabibili nating action cam na sa online. Mayroon kasi ang ganun dati pero hindi ko ginagamit kasi nga talagang pangit yung quality. So ito naman, fit naman yung action cam natin dito kahit hindi siya para dito talaga. Pero fit naman siya, sakto siya sa pagka nilagay natin sa loob. So ito yung ginagamit kong action cam. Ayan. Ito. So, ano lang siya medyo luma na kasi yung ano niya, yung itong camera na to. Kaya medyo pangit na yung appearance nung ano niya, nung harap. Medyo faded na yung kulay niya. So, ginawa ko, nilagyan ko siya ng decal. Ayan. Nilagyan ko siya dito ng sticker. Nag-decals na ako para mas pumogi siya ng konti. Ito paano. So, open na natin. I-open natin siya para makita nyo kung ano yung tsura niya. Habali. Ayan. Yan yung brand ng aking camera. SD Cam 4000 Air. So, nabili ko siya sa halagang 1,200 pesos lang. Second hand lang ko, siya nabili sa tao, sa online. So, kung bibili ka ng brand yung kagaya nito, is naglalaro na lang siya ng 2,000 plus hanggang 3,000 pesos online pa rin. Yun. So, okay naman yung quality niya. Ang ginagawa kong settings dito is pagka nag motovlog ako, eto nasa 2.7K 30 fps, para mas quality yung ano niya, yung kuha ng video. Kasi pagka in-upload natin siya sa YouTube, mas kahit na babaan ni YouTube yung quality ng yung resolution ng in-upload natin, is maraano pa rin, maganda pa rin yung kuha ng video natin sa ano, sa YouTube. So ayan, ito ginagamit ko. Ayan, pwede rin siya kahit pang ano, pang personal vlog, kahit sa bahay lang, nagbablog sa bahay, kahit hindi sa pagmumotor, pwede rin siyang gamitin. Parang kung wala kayong ano, DSLR camera o yung mga mamahaling camera. Ayan. Compare sa GoPro Hero at sa Insta360, talagang mas quality. Pero ito kahit papaano, para sa mga beginners na rider na gusto mag-motovlog, is tama-tama lang to. Budget meal lang siya. Maganda siyang pang-umpisa ng ating pag-motovlog. So pagka nagkaroon na kayo ng budget, pwede na kayo bumili ng
GoPro Hero at Insta360. So ang ginagawa ko, kinakabit ko lang siya dito sa aking helmet. So itong helmet ko is naka DIY lang ako. DIY lang siya na chin mount. So hindi ko na siya madidetalye ngayon kasi ano, may tinakpan ko na siya ng decals. Ano lang siya, ito yung ano, yung spare accessories ng ano, nitong ating SJ cam. So DIY, sinasira siya. Ang ginawa ko, DIY ko na lang siya. Dinidikit ko siya ng double adhesive tape na 3M para matibay, hindi siya basta-basta mahuhulog. So pag kinakabit ko siya dyan, itong ginagawa ko. Then sasalpak natin yung ating camera. Ayan, medyo okay na siya. So dagdag ko lang pala na pagka nagre-record ng vlog ako, so ginagamit ko di siya yung ano, yung internal mic ng ano, ng ating action cam o ng ating SJ cam. So ang ginagawa ko is nagre-record lang ako ng voices ko through cellphone, through Android phone ko, para din i-sync ko siya sa video pag ina-edit ko na siya. Kasi medyo hindi rin talaga yun, ang medyo pangit dun sa camera. Hindi siya maganda, hindi maganda ang ano niya, ang voice recording niya kapag nasa, kapag umaandar tayo o nagpapatakbo tayo ng motor. So ganito lang ginagawa ko, nire-record ko na lang yung boses ko sa cellphone para mas clear yung boses ko, gamit lang yung aking headset or aking headphone. So ganun lang ginagawa ko setup pagkakamit ko ng motor talaga. So tamang-tama lang talaga to sa ating mga newbie or motovlog, kasi di siya ganun kamahal. At talagang maganda rin naman talaga yung quality niya. So nakita niyo naman yung video, yung video clips na nilagay ko kanina, na napanood niyo kanina. Yun yung makuha ng SJ cam natin sa kalsada. So maraming salamat sa panonood sa aking video. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, so huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, share, hit nyo na yung notification bell para updated na kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Thank you!